Loving, O sweet Virgin Mary, that we have been made worthy of the promises of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ruth, kayo nang bahala sa mga bisita. Kailangan umuwi na ako. Nag-iisa ng chikong-chingo lang ngayon sa mga lalaman niyo buntis yun. Mahirap mo walang katulungan. Oo. Nako, mahirap itong tumatanda at nag-iisa pa. Siya nga pala. Ano ang desisyon ninyo tungkol dyan sa imprenta? Wala pa ko sa ngayon eh. Pinag-uusapan pa ho namin. Ay nako, isipin ninyong mabuti. Alam naman ninyo, mahal na mahal ng mama ninyo iyan imprenta. Sige ho. Adios, yes. Salamat ho. Mama? Ito magiging kwarto mo. Ah, siya nga pala. Hindi mo pa sila nakikilala. Si Ding, ang kapatid mo. Ding, si Noemi, ang kapatid mo galing sa Amerika. Ah, siya nga pala si Ruth. Anak siya ni Orlando, ang pangalawa kong asawa. Sa akin na siya lumaki at itinuturing ko siyang parang anak ko na rin.
Bakit wala pang asawa mo? Siguro ho nag-overtime. Overtime? Bakit hindi siya tumawag? Lagi na lamang ginagabihan si Alan. Pagsabihan mo, Ruth. Opo, Mama. Iha! Kumain ka ng kumain. Si Ruth ang nagluto niyan. Excelente. Dahil ako nagturo sa kanya. Napapansin ko nga eh. Mukhang masisira ang diet ko dito. Ano bang dieta, dieta? Huwag mo intindihin ang kalokohang yan. Sa Amerika lang uso yan. Hindi dito. Hala, sige, Iha. Kumain ka ng kumain. Ma, that's enough. Ubusin mo yan, ha? Ayokong pumayat ka rito. Kaya ako nagpapakapagod sa trabaho para makakain tayo ng masarap na putahe. Sige, Iha. Kumain ka ng kumain. Sige. Talagang galing ka sa Amerika? Oo, why? Eh, ba't marunong ka magtagalog? Eh, kasi puro mga Pilipino naman ang mga kasama ko dun eh. Kaya marunong ako magtagalog. Saan ka sa Amerika nang galing? Sa Daly City sa California. Do you know that place? Do you like it? Take it. Sige na, that's my gift for you. Alam mo, gifting yun sa akin ng daddy ko eh. Siguro gusto mo rin maging ballet dancer katulad ko noon, ano? Minsan kasi, may napanood ako sa TV. Isang ballet dancer. Ang ganda-ganda niyang tingnan. Tsaka, pag umalaw siya, parang isang prinsesa. How I felt when I was your age. Dinala ako ng daddy ko sa isang ballet show. I could never forget that experience. Para pang ibang mundo yung nakikita ko dun sa stage. It was so beautiful, just like a fairy tale. So, mula nun, all I wanted was to become a ballet dancer. Eh, bakit hindi mo ginawa? Kung pwede nga lang sana eh. Kaya lang, lahat naman tayo nagbabago ng ambisyon as we grow older. Nagkakaroon tayo ng isip, nalalaman natin na medyo imposible yung mga iba nating gustong gawin. Ah! Basta ako, hindi ako magbabago. Magiging ballet dancer ako. Iniisip lang ako. Ba't gising ka pa? Magpahinga ka na. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. I wanted to talk to you. Tukol saan? Ano pa ba ang kailangan natin pag-usapan? Marami. Alam niyo namang marami eh. After all, we've been separated for 16 years. Halos hindi na tayo magkakilala, Mama. Aba, hindi ko kasalanan yun. Huwag mo kusisihin sa mga nangyari. Alam ko, Mama. Ipinagtapatan niya sa akin bago siya namatay. Ipinadukot kita. Mula sa iyong mama. Ibigay sa akin.
doon ko lang na-realize na you never really deserted me. Ilang beses siyang sumulat. Nagmamakaawag. Ibalik kita. Asawa, balikan mo ang iyong mama. After that, I knew I had to come back. I had to see you. Pero bakit hindi niyo sinagot ang sulat ko? It meant so much to me because it was the very first time I wrote to you. Sasagutin sana kita. Pero may nangyari rito. Kailangan ko muna kasi kasuhin. Ma, baka naman natatakot kayo sumagot dahil sa hindi niyo alam ang isasagot ninyo. Ma, ngayon na nandito na ako. There's only one thing I dare earnestly request. Accept me as your daughter. As much as I know now that you're my mother. I have a jet lag. What are you doing? Gumagawa ako ng atsara. Matagal ka na rin ba rito? Kasama ako ng itay na magsama sila ng mama mo. Buntis siya nung kay Ding, hindi alam ng itay mo. Ang itay ang naging tungkod niya. Pero nasa ng mother mo? Patay na rin ba siya? Hindi ko alam. Bakit? Katulong lang siya. Hindi sila maaari magpakasal ng itay. Ang sabi sa akin ng itay, pumunta lamang siya ng probinsya at mula noon, hindi na sila nagkita muli. Sorry ha, masyado yata ang personal yung tanong ko eh. Okay lang. Hindi ko naman itinatago ang tungkol doon eh. Niminsan ba hindi mo naisip na hanapin ang tunay mong ina? Wala nang halaga sa akin ng mga bagay na yan. Wala naman akong kinikilalang ina ko, hindi ang mama mo eh. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ruth, tulungan mo ako mapalapit kay Mama. I want to regain the mother I've lost. Excuse me. Lasing ka na naman. Sabado ngayon. Masama ba kung mag-happy-happy naman kami? Ha? Mula Lunes hanggang Biyernes, wala akong ginagawa kundi magtrabaho. Konting good time naman. Huwag mo kalilimutan. Kailangan matapos ang ledger ngayong araw na ito. Huwag mo na ipabukas pa, ha? Opo, Mama. Bukas nga pala. Kailangan sumama ka sa akin sa pakipag-usap ka kay Mr. Gutierrez. Kailangan makuha mo ang estilo ng dibuho na ipagagawa niya. Alam mo naman yon, napakahirap ka usapin. Ding. Po. Linisin mo yung kristalerya, ha? Punong-puno na ng alikabok. Opo, Mama. Si Alan, si Noemi, hindi pa mag-almusal? Napuyat ho yata si Noemi kagabi eh. Hindi pa ho yata sanay dito.
Aba, gisingin mo. Kailangan masanay na siya. Huwag iisipin na sa Amerika pa siya. Ding! Ding! Po. Puntahan mo sa kanyang kwarto. Opo. Si Alan. The Holy Gospel for today brings into mind the responsibilities of the father and the mother to their children. Sandali lang, bro. Ibig sabihin ito, papahangin ako sa labas. Ay ang ama ay dapat magkaroon ng obligasyon sa kanyang anak bilang ama at ina. At ang ina rin ay mayroon ding obligasyon sa mga anak bilang ama at ina kung wala ang ama. Kaya mga kapatid, tayong lahat, mga magulang, ay malaki ang responsibilidad ninyo sa inyong mga anak. Kumusta, Sarah? Como siempre, ¿y tú? Pues como ves, más débil cada día. Esta es mi hija Noemi. Ah, la que vive en América. Qué guapa está. Y qué grandecita está. Se parece mucho a su padre Delfín. Eh, ano naman ang gusto niyo gawin ko? Sa bawat kilos at galaw ko, magpapahalam ako sa inyo? Hindi na ako bata. Wala na kayong karapatan para makialam sa akin. Aba, ang sinbergwensang ito. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang nagpapakain sa inyo. At kung sweldo mo lamang aasahan namin, matagal na kami namatay ng gutom. Paano naman yun na siguradong mamamatay kami? Eh, hindi pa naman yun kami binibigyan ng pagkakataon para mabuhay na sarili. Aba, eh, eh sino pumipigil sa iyo? Aber, ako, ganun ba? Paano nga kami magsasarili? Eh, ayaw nitong si Ruth. Hindi ko nga maintindihan doon babaeng to. Hindi ko alam kung sino talagang pinakasalan. Kung ako o kayo. Ang sabihin mo, may utang na loob si Ruth. Hindi katulad mo. Ingrato! Alam, tama na nga yan. Pwede ba, oh? At bakit? Nagbibigay din naman kami, ah. Halos kalahati ng kinikita ko, napupunta sa'yo. Aba, eh, anong mabibili sa sweldo mo? Pwede ba, Alam? Magsalita ka kung kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Pero habang hindi pa, sumunod ka muna sa akin at nakatatanda ako sa'yo. Yan naman parati ang panlaban niyo sa akin eh. Ang katandaan niyo. Para bang dahil sa nakakatanda kayo, alam na niyo lahat. Pwede na kayong makialam sa buhay namin. Kayo na parati masusunod. Alan, tama na. Kaya nga nagsisisi ako eh. Kung bakit? Ikaw ang pinakasalan ni Ruth. Ikaw pa naman sana ang inaasahan kung papalit sa akin sa imprenta. Eh, paano kita maaasahan? Eh, napaka-irresponsable mo. Bakit? Sa tingin mo ba, interesado akong magtrabaho sa bulok na imprentang ito? Imprentang ito? Huwag mong hamakin na nagpapakain sa'yo! Ruth! Wala pa ba siya? Wala pa eh. Siguro nanood niya ng sine. Tapos ngayon umiinom na. Ganun yun. Dinadaan lahat ng sama ng loob sa pag-inom ng beer at sine. Eh, si mama tulog na ba? Alam mo, kanina, natakot ako eh. Akala ko kasi talagang hindi ka sasama magsimba eh. Masama bang loob mo dahil pinilit ka ng mama magsimba? Hindi naman. It's just that akala ko tapos na ako doon eh. Dati kasi nagsisimba ako just to please grandma. I knew that I was being a Catholic just for her. Pero ngayon patay na siya.
Gusto kong pag-aralan ang iba't ibang klase ng mga religion so that I could find out which religion could bring me closer to God. Pero kanina, mukhang nagagalit na sa akin si Mama eh. Kaya sumama na lang ako. Alam mo sa tingin ko, sundin mo na lang si Mama dahil silang nakakaalam kung ano makakabuti sa atin. Lahat naman lang ito para sa atin eh. Si Mama bang hinahanap mo? Nasa taas, bababa na yon. Hintayin mo na lang. Hindi ka pa nagbabago, Ruth. Mataas pa rin ang ere mo. Edmond, pwede pa. May ginagawa ko rito eh. Edmond! Benaki! Buenos dias, tita. Tita, okay. Ito po yung job order. Kumusta su padre? Muy bien, tita. Kaya lang, mahina pang katawan eh. Ay, qué triste. Tita, voy a salir. Marami pa akong pupuntahan eh. Recuerdas a tu padre, ha? Huh? Sige, hijo. Si, sí, tita. Hi! Sige, sandali lang. Sandali ko lang sa table ko. Ay, guess what? Alam mo ba, meron akong i-book? June, pakitawagin lang mo na to. No, ayan ang mga pangalan nila. Ano sa inyo, ha? Missy Alan. Andyan lang mo siya. Sige, lang muna ako. Meron lang ako bibigay dito, ha? Mukhang busy ka ata ngayon, ha? Uy, Teya. Hindi naman. May group tour lang ako alas mamaya. Masyado excited, kaya tawag ng tawag eh. Teka muna, bibigyan kita ng bagong brochure. Ito, basahin mo naman. May bagong offer kasi kami eh. Tingnan mo yan. Mas mababa ang mga rates, pero halos pareho pa rin ang mga accommodations. I-recommendo mo ako, ha? Oo. Oh. Kala ko pa naman kung anong offer yung binibigay mo. Kala ko yung offer na iniintay ko na eh. Ikaw lang eh. Basta sabihin mo, alam mo naman, game ako. Ikaw rin. Baka kumagat ako dyan eh, mapasubo ka. Takot mo lang sa misis mo. Ito. Excuse me, children. Sandali. Sino po pwede mag-overtime? Hindi po pwede si Linda para sa night tour natin. Kailangan ng kapalit. Pare, pero tayo dyan. Tandaan mo kung tayo gula dyan. Pwesta mamaya. Thank you. Sir! Ako na lang, sir. O sige, sige, Estong. You take over, ha? Huh? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Wow, si Estong na naman. Wala kang magagawa. Gusto magpayaman, eh. I'm sorry, Tita Sara, but the board of directors have decided to look for another printing press. Adios, Tita. Hi. Iiwananin niya tayo. Lilipad siya sa ibang imprenta. Hindi ko siya mapilit na hindi tayo iiwan. Que voy a hacer? Wala tayong laban sa mga mekanarya ng iba. Kung aprubahan lang sana ang loan natin sa bangko eh, wala tayong problema. Mama, ang kinatatakutan ko lamang kung magpapatuloy ang ganito eh.
Napipilitan tayo magsara. Thank you, Miedo. Ruth? Thank you, Miedo. Matagal na bang isa-isang nawawala mga kliyente ni Mama? Matagal na. Bakit? Lahat ng mga parokyano natin ay dating kaibigan ng ama ni Mama. Nang lolo mo. Mga kumpanyeros pa niya. May mga sarili silang negosyo kaya dito sila nagpapagawa. Ang ibig mo sabihin? They do business here because of their friendship with him? Ganoon na nga. Pero tulad ng lolo mo, isa-isa na rin silang namamatay. Kaya yung mga anak nila ang humahalili. Sila ang ayaw sa atin, Noemi. Luma na raw ang imprenta natin. Hindi na raw uso ang estilo natin ngayon. Napag-iiwanan na raw tayo ng panahon. Eh, ba't hindi pa niya ibenta tong imprenta? Para mo na rin tinanong kung anong pinakamadaling paraan para patayin si Mama. Buhay niya ang imprenta, Noemi. Pero kailangan ba ipagpatuloy yung pag-aaral mo? That's one of the reasons I came back. Gusto ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko dito. Because I couldn't afford it in the States. Meron pa naman ako ibang plano para sa'yo, Noemi. Ikaw pa naman inaasahan kong hahawak ng imprenta. Hindi mo kailangan pumasok sa eskwelahan para matutunan mo yan. Dito matututunan ang pasikot-sikot ng negosyo. Kailangan ka ng imprenta, Noemi. Lahat ng ito'y ginagawa ko para sa inyo. Huwag mo akong bibiguin, Noemi. Do you sell them? Hindi. Ikaw naman. Libangan ko lang ito. Pero talaga, ang galing mo. No kidding. It looks like a professional job. Talaga? Alam mo, nung una, gusto ko sana kumuha ng fine arts eh. Well, did you? Ayaw ni Mama eh. Accounting na lang daw ang kunin ko dahil mas kailangan sa imprenta. So, anong ginawa mo? Di sinunod ko siya, ano pa? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hello, Mr. Ay, na. May gagawin pa ako eh. Ay, gusto. Parang ibang klaseng tanong tayo sa subject ah. Pakupin na lang dyan nga. Hindi ka napapakitin yung lalaki mo. Makungobya ka na naman sa akin. Sige, kunin natin yung gano'n. Excuse me! Excuse me! Hindi kasi one subject lang yan eh. Teka dito, ito. Kaklase ulit tayo ito, ano? Psychology. Bago ka rito. Psychology. Yeah, thank you ah. Bigyan mo na ano ba problema? Mamaya. Baka matulungan kita. Marami. Hindi ko naman pasikot-sikot dito. Matutulungan mo ako. Maraming salamat po. Salamat din. Banggaan. Bumaba ka nga rin. Tignan mo, laka ng damage. Boss, kinabig nyo eh. Disensya mo. Ano ba pangalan mo? Ito ho, nakalagay ho dito. Tignan mo yan, laka ng damage, di ka nag-iingat. Di mo tinitignan ang tinadaanan mo eh. Kasi okay naman hong huminto eh. Sige, sulat mo ang pangalan mo at plate number ng kotse mo. Tayong papel. Pahingin nga, people, dyan.
Balikbayan ka pala. Yeah, I grew up in the States. I lived there for 16 years. Siya nga pala. Salamat nga pala sa tulong mo. Kundi dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon, nakasiksik pa rin ako ron. Isa pa, dalawa kami. Excuse, ha? Thank you. Wala yun. Actually, sinadya ko lang yun. Para makilala kita. Ngayong magkakilala na tayong dalawa, baka tayo pong mag-join at sumama sa barkada. Marunod ng sinis sa kwad. I don't mind. Baka magamit pa yan. Saan ka galing? Nagpa-enroll ho ako. Talagang hindi mo naiintindihan ang pinag-usapan natin. Hindi na natin kayang patakbuhin itong imprenta. Gagas ka pa sa pag-aaral mo. Ma, don't worry about that. Meron naman ako naipon eh. I'll manage. May naipon? Wala na nga tayong pera eh. Inunan mo pa ang pag-aaral mo. Talagang wala kang pagmamalasakit sa imprenta. Pues es verdad. Katulad ka rin nila. Hindi ka maaaring asahan. Ding, bilisan mo ang pagkain at mauli ka sa eskwela. Kumain ka muna, Noemi. Hindi na bale, sa eskwela na lang. Kasi first day ng klase ngayon eh, mabuti na yung maaga. Andres! Andres! Saan ka pa na doon? Po! Mula ngayon, ihahatid mo si Noemi sa eskwelahan. Opo. Pagkatapos mo ihatid si Ding. Entiendes? Opo. Ma, hindi na ho bale. I can manage by myself. Ma, hindi na ho ko bata. If I survived in the States, dito pa kaya? Bakit ba palaging kinukontra mo sinasabi ko? Ano bang gusto mong palabasin? Noemi, sige na, sumunod ka na. Sige na, Andres. Lumakad na kayo. Lumakad na kayo! Sige ho, mga Andres. Halika na. Mukhang mahihirapan kayo sa isang yun, ah. Kalyate! Kung wala kang matino sasabihin, tumahimik ka! Stupido! How's the balikbayan, student? Parewa ka mo. Ano susunod mong klase? Sa MAH building. Siya nga pala, Noemi. Eh, berde mi sa markado ko mamaya, eh. Mag-blow to Jekis, baka tayo po sumama. Na naman? Bakit hindi mo gusto barkada ko? Bakit hindi? Good! Then it's settled. Mamaya, sa harapan ng architecture building. 6 PM, don't forget it, okay? O sige na, may klase pa ako sa kabila eh. Sige na, bye-bye. Hey! Saan yung architecture building? Pagtanong mo na lang. Sige ah! Boss! Tulungan mo kami rito! Ina-atake si Ding! Ha? Dalihan mo! Dali! Senyora! Senyora, dahan-dahan po. Ross! Dalihan mo! Kanina lamang nakipaglaro sa Kituchi. Hindi mo mabinigyan ito ng gamot kanina? Wala na ho eh. Tonta! Bakit hindi ka bumili? Kala mo bumili ka? Oo. Kala mo bumili ka sa butika? Halika mong narito, tulungan mo kami rito! Dali, dali! Dalihan nyo! Tonta! Pinabayaan mo ang bata! Ito naman ang pinababayaan eh.
ka muna rito. Halika. Sige na. Dito. Halika na. Mabuti naman pala, naagapan ang kapatid mo. Nabili mo ba ang gamot? Oo, ito nga eh. O, kamusta na si Alan? Kumain ka mabuti naman. Ilan na anak nyo? Eto, oh. Wala pa nga eh. Salamat. Ang galing nyo naman mag-family planning. Eh, kami nga ni Sally, nagpa-planning din. Kaya tingnan mo, hindi na nasundan ang dalawa namin. O, di ba sabi ko sa inyo pag may tao na kinagulo? O, doon na muna kayo sa loob. Mamaya na, ha? Ewan ko lang ngayon, hindi na ako babalik na Sadie. Baka pumaltos ang family planning namin ngayon. Loko mo! Totoo naman, di ba, honey? O, sige, Ruth. Mag-orienta ka muna. Thank you. Hindi ka na ba aalis? Hindi na muna dahil may sakit si nanay. Mag-orienta kaya ayoko munang iwan siya. Total, sa awa ng Diyos, malakalaki na rin naipo namin. May sobra pa nga kahit may ginamit kami para ipuhunan dito. Saka, namimiss ko na ang honey ko. Isipin mo na lang. 5 taong kami nagkakahiwalay dahil sa lintik na sauding yan. Di ba, honey? Si Estong. Ha? Promoted na si Estong as assistant sales manager. Bakit? Mas matagal pa ako sa kanya rito. Wala kang magagawa. Ninong niya si boss sa kasali. Pare, daanin na lang natin sa inuman niyan. So you want to know why I did not promote you? I'll be frank with you, Alan. You did not impress me with your performance in this office. Wala kang initiative sa trabaho. Ginagawa ko naman lahat ng mga trabaho ko, ho. I agree. I agree 100%. Para makuha mo ang paycheck mo tuwing payday, right?
Alan, hindi mo mahal ang trabaho mo rito. Wala kang malasakit sa agency na ito. Alam mo ba, ako ang may karapatang mag-promote kahit sino because I own this agency. And as for me, it's not the number of years you've been here, but what you did during those years, that matters. Now, will you get the hell out of here? Now. Ate, ba't ganun si Mama? Lagi na lang niya pinagagalitan si Ate Noemi. Mabait naman siya. Tsaka, hindi ba tama naman yung mga sinasabi niya? Alam mo, Ate, kung minsan, naiinggitin ako sa mga classmates ko. Pwede silang maglaro sa mga kapitbahay nila. Dinadala sila ng mami nila kung saan nila gusto. Pero ako... Tama. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Natatakot lang si Mama na baka kumapano ka. Kaya ayaw niya lumalabas ka mag-isa. Para ito naman sa kabutihan mo yun, ha? Ha? Kumusta na siya? Natutulog na ho. Ruth, nasisigurong bang inintayin ni Andres si Noemi sa harapan ng eskwelahan? Opo, ginabi na nga ho ng uwi eh. Alam mo, Ruth, talagang hindi ko magugustuhan na ugali ni Noemi. Matigas din ang ulo katulad ng kanyang ama. Tanter ka kumuso padre. Nagsisisituloy ako kung bakit ko siya tinanggap dito. Natitiyak kong mahirapan kami magkasundo. So bye bye, Miss American Pie. I love my Chevy to the lady, but the lady was trying. And you love boys, thinking we'd see you cry. Singing this sweet day that I cry. This sweet day that I die. So bye bye, Miss American Pie. Share it to the lady, let's make this right. Good old boys, whiskey and beer, saying this will be the day that I die. This will be the day that I die. Okay, sir. Okay lang. Good old. But I know that you're in love with him cause I saw you dancing in the gym. Di ba? Hindi naman. I'm blue. Goodbye, Mr.
American Pie. Oh, my Chevy to the lady that's living this right. You love boys who drinking whiskey and wine, saying this will be the day that I die. Sino yun? Kaibigan ko ho sa eskwela. Lumiligo ba siya sa'yo? Ma, it's just the first day of school. You don't expect me to have a suit already, do you? Eh, bakit kanya hinatid? Bakit kayo ginabi? Nag-blowout yung isang barkada niya. Nahiya naman akong hindi sumama dahil siya lang ang tumulong sa'kin ng enrollment. Bakit hindi ka humingi ng permiso sa'kin? Ma, pumunta lang kami sa isang pizza parlor. For God's sake, you don't expect me to get married. Punyeta! Matuto kang sumagot. Matuto kang gumalang. Que verdad, eres como tu padre. Bumalik ka rito. Tinanggap kita na maayos. Matuto kang sumunod bilang anak. Magising ang mama. Ang mama? Pwede ba, Ruth? Tigilan mo ako. Alam ko lasing ako. Di mo na ako kailangan sabihan pa. Kung alam mo bakit mo pa ginagawa, lagi ka nalang lasing kung umuwi. Ano pang nangyayari sa'yo? Tinatanong mo pa. Ano bang nangyayari sa atin? Bakit tayo ganito? Matagal mo nang alam ang sagot sa tanong mong yan. Nasa iyo ang solusyon ng problema natin. Bakit mo ba pinipilit na magsarili tayo? Alam mo namang hindi ko maiwan ng mama eh. Mama? Hoy, Ruth, tandaan mo to. Hindi siya ang tunay mong mama. Ha? Nandiyan lang ngayon si Mami. Siya ang tunay na anak. Anak lang sa labas ng pangalawang asawa niya. Dayo lang tayo dito. Iyakan mo sila magsama doon dalawa. Asawa mo ko. Ang unang responsibilidad mo. Ako! Alan, alam mong napakalaki ng utang na loob ko kay mama. Yan! Yan! Patagal ko na naririnig yung dramang yan eh. Sawan-sawa na ako dyan. Hindi mo ba naisip? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pakakasal sa'yo. Ah, ganun? Sa lagay, tatanawin ko pang utang na loob sa kanya yun? Pwes, eto ang sasabihin ko sa'yo. Kung siya ang dahilan kung bakit tayo nakasal, mas lalo kung dapat magalit sa kanya. Dahil pinagsisisihan ko ang pagpapakasal ko sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba nagsisisi? Mas lalo na ako. Dahil mula nung ikasal tayo, wala akong nakitang ginawa mo na dapat kong mahalin. Alan! Lahat talag ginawa ko! Alan! Nagpisa ko siya! Takin ang bahay na to! Alan! Tama na! Nagsigaw ko yung bahay sa nanay mo! Alan! Sabi mo sa akin! Alan! Tama na! Ano nangyayari dyan? Ano nangyayari dyan? Wala nga ka talaga?
mo, Kiroth? Huwag yan itanong nyo. At tanong mo sa sarili mo kung anong ginagawa mo sa akin. Ate? Ate? Sino yan? Dito ba nakatira si Tea Marquez? Bakit ho? Gusto ko sana siya makausap eh. Ano ho ang pangalan nila? Dory! Dory! Who's there? Alan. Alan? Alan Mercado from Travel Aid Agency. Bakit? Tea, gusto sana kita makausap eh. Wala ako sa mood para magpaliwanag o sagutin ang mga tanong mo. May nangyari kasi sa bahay eh. Kaya hindi ako makauwi. I need a place to stay for tonight. I need sympathy. Alan. Hey! Alan! Wake yeah? up! Anong oras ba? Hindi ba ako late sa opisina? Nah, you still have 2 hours. Why don't you get up and have some coffee? Tungkol ba sa marital blues? Huwag mo nang tanong at mahabang kwento. Kukulangin tayo sa oras. Mahuli ako sa pasok. I'll tell you about it some other time, okay? Okay lang. Wala naman talaga akong hiling makialam sa problema ng iba eh. Coffee? Di ko alam na malaki pala magpasweldo ang airlines niyo. Of course not. Don't be deceived by what you see. Ang ex-husband kong nagbabayad nito. Ex-husband? Oh. May iba na siyang kinakasama eh. An Australian model or something. I really don't care as long as ang tamang sustento niya. Lugi yata ako dito ah. Napaka-secretive mo pero ang dami mo naman tanong tungkol sa akin. Ikaw naman, no? Masyadong madumi isip mo, Ari, eh. Ha? Si Noemi! Noemi! Noemi, don't forget mamaya, ha? Baka naman makakalimutan mo pa. 6 o'clock, sa harapan ng gate. See you later, babes. Bye. Saan ba talagang punta natin, Rara? Take it easy, babe. Ako, bahala sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pwede ba ihinto mo muna to? I said stop this car!
Ang dami mo namang drama eh. Halika na. Nabibitin ako eh. Kung ganyan kababang trip mo, sorry pero pinagdaanan ko na yan. Maghanap ka na lang ng ibang pagtitripan mo. Oh, Rene. Ayaw mo pa bang kumain? Hindi pa ako nagugutom, Mami. Oh, nandiyan ka na pala. Tama-tama, handa ng pagkain. Halika na. Upo ka na. Astray. Oh, eto. Sige, upo ka na. Kumain ka na. Ang binata mo? Ayaw pa raw eh. Ewan ko ba? Malalim ang iniisip eh. Ah, Esther? Po? Oh, ito. Ano to? Kakamayin ko? Esther, ang kutsilyo! Diyos ko, ano ka ba naman babae ka, oo? Oh, ate! Eh, ikaw ang dapat nag-aasikaso ng mese. Oo nga eh, kasi marami kong ginagawa eh. Oh, ito. Oy, oy, Esther, sandali! Dali mo to dyan sa kusina, oh. Ilagay mo to sa cabinet. Pagkatapos, maglabas ka na ng malamig na tubig, ha? Pati yung makapuno. Opo. Si Tess. Ha? Eh, wala pa eh. Bakit ba pirming ginagabi ang dalaga mo? Eh, may play kasi na pinapractice. Member ng drama group nila eh. Drama, drama. Yan lang pala eh. Pinoproblema mo yan. Ala yan. Kalimutan mo yung babaeng yan. Mayabang yan kasi galing sa Amerika eh. Wala na pala tayong beer dito, anak eh. Josie! Oo! Josie! Oo! Dala mo kami rito ng beer at saka konti yelo. Oo, sandali lang. Tangin na, dali ha? Oo, sandali lang. Puro sandali, puro sandali. Paano ba naman, Dad eh? Napahiya ako sa sinabi niya. Ano? Napahiya? Aba, anak, yung gandang lalaki mong yan, napahiya ka ng gano'n na lang? Eto, tatandaan mo, anak. Huwag kang patatalo sa babae. Yan, yung nanay mo, Opo. Si Josie. Pinikot lang ako niyan, ha? Pikot! O, ikaw naman, pag nagiinuman kami rito, sikasuhin mo kami. Dala mo kami ng beer at saka yelo. Hindi yung kung ano-ano niya si kaso mo sa loob. Sige, mami. Sige. Alika rito, sandali. Masayin mo ako. Para makondisyon ako. Nak. Ikaw, sayang ka. Sayang ang gandang lalaki mo. Magtapos ka lang ng pag-aaral. Lahat ng babae niya ipipila. Ikaw pa ang tatanggi. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang masyadong seryoso. Gayahin mo, mama mo. Nung bata ako, demonyo ang gandang lalaki ko. Kaya hanggang ngayon, miski alam na nilang may ako. At may edad na. Yan, mga babae, yan! Nagagawan sa akin. Diba, pinipilit ang sarili nila. Aray! Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. 75, wala mahal ko kayo. Ang sinasabi ko sa inyo, yung gusto ko. Noemi? Si Edmond, ang anak ni Don Fermin. Kumusta ka? Hi. Kamukha-kamukha si Don Fermin. Pasipag yan at intelihente. Siya katukatulong ng kanyang papa sa negosyo. Oye, Ruth. Alam ba kung sino nakita ko kahapon? Sino? Si Noli! Meron na silang tienda dyan sa Calle Vasquez.
Ha, tiene buena suerte. Maganda kanilang tindahan at lumalago. At sabi sa akin ng kanyang ina, malaki na raw naiipon ni Nolly galing sa Saudi. Buti ba siya sinuswerte? Bago ko makalimutan, Noemi, may handaan mamaya kay Don Fermin. Imbitado tayong dalawa ni Edmond. Bakit pati ako? Eh ba, anong masama noon? Malay ko, baka may interes sa yung tao, kaya sinama ka sa imbitasyon. Nostamal! Mama naman. No discutes. Sumama ka na at kumpleanyo sa matanda. Kawawa naman at may sakit. Tandaan mo, si Don Fermin ay isa sa pinakamatagal na kliyente ng imprenta. Mami, bakit? Mali naman kasing gusto niyang gawin eh. Kasalanan sa Diyos. Hindi ko kayo maintindihan. Kuya, buntis ako. Ha? Pero tinakasan ako ni Abed. Putang ina nung hype na yun ah. Gusto ni Dani palagyan ko to. Pero ayoko. Natatakot ako, kuya. Nung kinabihan ako ni Mami, pinagpag siya ni Daddy. Tama na yan, ha? Hindi kanya ng Daddy. Dami na siya ganyan. Dominante. Lagi na lang niya pinipilit ang gusto niya kahit mali. Pinagtatakpal ko lang naman siya sa inyo noon, ha? Pero hirap na hirap na ako. Sunod-sunura na lang ako sa lahat ng gusto niya. Ayoko. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ay, no puedo ser nada, Sara. With the way inflation is around, lahat ang negosyo apektado na. I must do something drastic for our business. You know, they like color. A new set of lettering now. Modern. Pero Thelma, tu padre y mi padre son íntimos amigos. Ha! Times have changed, Sara. Patay na silang pareho. The book business is terrible competition. Baka ako malugi. I should be more practical, don't you think so? Thelma, para mo ng awa. Te ruego, bigyan mo pa kami ng konting panahon bago mo gawin ang mga bagay na yan. Magkakaroon din kami ng modernong makinarya. Aba, Sara, we're talking business here. Huwag mo dahanin sa pakiawa. You cannot beg. My God, business is business. Me pones nerviosa. Ay, Diyos mio. Que no, no. Mukhang gagabihin na naman yata si Alan. Sanay na ako, Ron. Matagal na ba kayo hindi magkasundo? Simula pa yata na ikasal kami. Then what's the use of staying together? Ayaw ni Mama na magkahiwalay kami. Masama raw sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. Come on, Ruth. Alam na naman ang lahat eh, na nagkahiwalay sila ni Papa at nakisama siya sa iyong ama. I mean, see. Alam mo, Noemi, dati may iba akong boyfriend, si Nolly. Nagkikita kami ng palihim dahil ayaw sa kanya ng mama. Standby lang kasi siya at walang pinag-aralan. Kaya mas kinusto pa niya si Alan, right? Dati may kayang pamilya ni Alan. Dito sila nagpapagawa ng kanilang letterheads para sa kanilang ahensya. Pero nung mamatay ang ama ni Alan, nalaman na lang namin na tambak pala ito sa utang at laging nalulugi. Kaya pala pinagpipilitan niya sa akin si Edmond. Ha? Ah, wala. Mama,
Hindi ko yata kayang ang pinagagawa ninyo sa akin eh. Anong hindi mo kaya? Para uutang lang naman tayo. Hindi naman natin 'to hinihingi. Babayaran naman natin 'to kapag ubunlad ng imprenta. Mama, si Nole dating boyfriend ni Ruth. Eh ano ngayon? Dati na 'yon. Pareho na sila may asawa. Pero mama, ang hindi... Kalete! Wala kang kinalaman dito. Ruth, susundin mo ba ako o hindi? Agot. Ay, naku, mama. You're being unfair! Ano ang... Ginagawa ko ba ito para sa akin sarili? Para ito sa imprenta na bumubuhay sa atin? Karapatan lamang naman natin itong pagmalasakinan para hindi ito masara. Ruth? Ngayon lamang ako hihingi sa iyo ng favor. Piensalo. Ngayon ko makikita ang pagtanong mo ng utang na loob. Susundin mo ba ako o hindi? Sagot? Opo, mama. Muy bien. Mama. Ngayon, alam ko na kung bakit ako nilayo ng papa dito. Nagmamalasakit lang siya. Dahil kung nanatili pala ako sa bahay na to, eh siguradong tau-tauhan na rin ako katulad ni Ruth. Wala akong pakialam kung hindi mo nagugustuhan ang ugali ko. Bukas ang pinto kung hindi ka makatatagal. Malapit na, Mama. Malapit na. Kapal talaga niyo mag-ina, no? Akala niyo siguro pahutahin kayo ni Rolly dahil may gusto pa ito sa'yo? Puting na naman! Mahiya kayo sa ginagawa niyo! Ruth, etong tanda mo. Kapag sinunod mo ang iyong ina, kalimutan mo may asawa ka pa. Sumusunod lang ako sa utos. Ampun lang ako. Gusto mo sana kitang tulungan eh. Hindi ko magagawa. Kailangan namin ni Celia ang pera na ipon namin para sa pag-aaral ng mga bata. Pasensya ka na, Ruth. Pwede sana eh. Sa iba ka lang humingi ng tulong. Thank you.
Excuse me. Iwan ko muna kayo, ah. Inutusan ka ng mama mo, kaya ka narito, hindi ba? Di ba? Ruth, bakit hindi pa natin itigil ang lahat na ito? Paikot-ikot lang tayo sa iisang problema na alam naman talaga natin kung ano ang solusyon. Kung babalik ako sa'yo, magsarili tayo. Kung ayaw mo, maghiwalay na lang tayo. Sawan-sawa na ako, Ruth. Sawan-sawa na. Oh, bakit, Noemi? Pinatawag na naman ako ni Mama dahil nandiyan si Edmund. Alam mo sa tingin ko, siyang gusto ni Mama para sa'yo. Alam ko. Pero ang problema, wala naman akong gusto kay Edmund. And she cannot do anything about it. Bakit? Wala naman tayo sa medieval ages, ha? Kung saan nakikilam ang mga parents sa love affairs ng mga anak nila. Kung magsalita ka, parang hindi mo siya nire-respeto. Bakit? Ako ba nirespeto niya? Ikaw? Siya? Kayo? Nirespeto ba niya kayo? Hindi respetong kailangan niya, Ruth. Blind obedience. Kaya hindi ka mapalapit sa kanya, eh. Alam ko, talaga, at wala akong pakialam. Dahil susunod lang ako kung alam kong tamang pinagagawa niya sa akin. Hindi ka tulad mo. Lahat gagawin mo. Imagine, pinapunta ka sa krida ng asawa mo para lang magmakaawang bumalik sa'yo si Alan. Pero ginawa mo pa rin. Hindi na pagsunod ang tawag dyan, Ruth. Katangahan na yan! Hanggang dyan na lang ba kaya mo? Ha? Nung una, akala ko nagtatanga-tangaan ka lang. Pero ngayon napatunayan ko, talaga palang tanga ka. Tanga! Walang laman ang utak mo, kundi abo, dura, at upuntang sigarilyo ng ina ko! Ding? 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 Halika, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, dali. Sa kanya ako naaawa, eh. Sa mga nangyayari sa loob ng bahay na to. Thank you.
Ito na yata ang pinakamaligayang araw sa buhay ko. Anak mo, isang disgrasyada! Ako! Tati, tama na yun! Maawa ka lang! Etiso! Saka pa! Halika! Sumama ka! Sumama ka! Para huwag akong sundin! Hindi ba? Halika! Mama! Elsa! Dali! Kamakialam! Kamakialam! Dali! Tama na! Elsa! 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 Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa daddy mo? Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa daddy mo? Walang hiya ka! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nabayas ka! Nabayas ka! Tensa! Josie, dali ako sa ospital. Josie. Noemi, pwede ba kitang makausap ng personal? Ngayon, please lang, oh. Kailangan kita, eh. Kapag hindi kita nakita, baka magpakamatay ako, eh. Naguguluhan talaga ako, eh. Ano ba talagang tama? Ano ba talagang mali? Si Mami. Siya na nga pinagtanggol ko. Siya pa nagalit sa akin. Samantalang, siya rin ang nagsabi sa akin na inabi siya ng daddy. Magulo eh. Masyado magulo. Noemi, alam ko, hindi tayo masyado magka-vibes. Pero, ikaw lang yata ang pinakamatinong taong nakilala ko sa buong buhay ko. Kaya ikaw naisip akong tawagan. Alam ko, na kahit papano, matutulungan mo ako sa problema ko. Tienes delikadesa? Dito pa naman sa pamamahay ko? Hindi na kayo nahiya! Ikaw magpaliwanag sa ginawa mo! Mama, mali na naman ang iniisip nyo eh. Huwag niyong bigyan ng mali siya. Palibasa, napakakitid ng utak nyo eh. Pamatayin ko to! Mama! 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 Tama na! Mama! Mama, tama na yan! Mama! Tama na yan! Márchate! Lumayas ka! Ahora mismo! Lumayas ka! Lumayas ka! You don't have to tell me. Because I'm
really living. Hindi ko na matagalan pang iimasok niyo sa buhay namin. Gusto ko na makawala sa bulok na haulang ito! Ayoko matulad sa kanila. Tingnan niyo sila, Mama! Tingnan niyo! Tingnan niyo yung ginawa niyo! Tingnan niyo! Walang kapatawaran ang nagawa mo. Mas walang kapatawaran ang ginawa niya sa inyo. Winasak niya lahat ng buhay niyo. Binibigyan niya lahat ng mga lakas ninyo. Nananahimik kami dito. Huwag mo na kaming guluhin. Kahit minsan, hindi nagkaroon at hindi magkakaroon ng katahimikan ng pamamahay na ito. Ate, sama mo na ako. Ate, sasama ako sa iyo. Halika na. Ayoko Ding, halika na. Dito. Halika na. Ate, ate, sama mo na ako. Kailan pa kaya ka magkakaroon ng lakas ng loob na katulad mo? Hindi naman mahirap gawin yun, Rene. Kung naniniwala ka lang sa ipinaglalaban mo. Saan ka naman pupunta ngayon? Hindi ko pa alam. Pero kahit na saan, hindi ako natatakot. Mom, Dad, bago kayo magsalita, una ako na kayo. Siya si Noemi, at hindi ko siya girlfriend. May problema siya. Wala siyang matuluyan. Kaya offered her my room. Alam ko, mahirapan ang kunin ng permiso niyo. So I won't bother. Alam ko naman tama ang ginagawa ko eh. Pero siyempre, alam ko may karapatan kayong palisin kami sa kwarto ko. Pero sana, ang isipin niyo na lang, ginagawa ko to dahil gusto ko matulungan si Noemi. Kung pwede nga sana eh, doon na lang siya matulog sa kwarto ni Tess. Pero na kay Tess na yun. Kayo nang bahala on how you will take this thing. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pagkatapos niyong kumain, handang-handa naman kayo makinig eh. Pero sana, huwag yung dadaanin sa init ng ulo o pagtataas ang boses. Sige. Excuse us. Kawawa naman tayo, Sara. Hindi natin makakasama dito ang papakon tayo mamatay. Matutulad tayo sa ating mga asawa na nakalibing lamang sa lupa. Sa Memorial Park, seremos kumuntao. Dolores, tengo miedo. Baka mawala sa atin ang imprenta. Sa atin? Hindi ba inangkin mo ng imprenta, Sara? Hanggang ngayon pa ba naman yan, Dolores? E por qué no? May natanggap ako kahit isang kusing mula sa imprenta. Aba, huwag kang manumbat! Kung ako man ang nakinabang, ay nararapat lang dahil ako nagpakahirap rito hanggang ngayon. Kilala kita, Sara. Talagang hindi mo mapapayagan na makialam ako kahit na gusto ko. Importante sa iyong imprenta dahil sa mga nangyari sa inyo ni Papa. No te entiendo. Kaya, alam ko kung paano mo pinagsisisihan ang lahat ng kasalanan mo sa Papa. Eres tú la rebelde de la familia.
Lahat ng mga lalaking sinamahan mo, tutol si Papa, eran hente baha. Ngayon, alam mo na, na tama si Papa. Naging miserable ang buhay mo sa kanila. Dolores, hanggang ngayon pa ba naman eh, nagpapaka niña bonita ka pa? Ha? Alam ko namang ikaw ang laiha paborita. Oh, kamusta na? Eto, mabuti. May balita ka ba tungkol sa kanila? Wala. O, kumusta naman kayo, Thea? Okay lang. Buntis na nga siya. Oh? Oo. 2 months on the way. Excited nga ako eh. At last, magiging daddy na rin ako. Eh, paano si Ruth? Ayun. Wala na sa amin ang lahat. Alam mo ba kung bakit hindi kami nagkaanak? Siya may diferensya eh. Nung una kami magkasama eh, nagpunta kami sa doktor para tanongin lang kung bakit parati siya nasasaktan tuwing nagsisex kami. Sabi ng doktor, may problema daw si Ruth. Vaginismus. Yung bang nagkakaroon ng tightening ang vaginal muscles niya tuwing nagsisex kami? Psychological. Psychological? Oo. Dahil daw sa matinding takot. Takot? Kanino? Ikaw naman. Parang hindi mo pa alam kung kanino. Ah. Sayang. Sa tagal ng pinagsamahan namin ni Ruth eh, hindi niya ako natutuwang mahalin. Dahil na rin siguro sa pinakita ko sa kanya. Nung una, hindi ko naman mamahal si Thea. Pero natututunan din pala. Kailangan ko na siya ngayon. Alam mo, ang analysis ko sa relasyon namin ni Ruth, eh, mahina siya. Mahina ako. Pareho kami dalawa. Hindi kami nagkakatulungan. I need somebody to encourage me. Somebody to give me the strength I need. This I found in Thea. Iba siya. At dahil sa pagpuporsige niya, pinag-iigihan ko ang trabaho ko. Alam mo ba, Noemi? Next month, baka mapromote ako. Talaga? Congratulations. Thank you. Tama-tama naman. Para sa darating naming junior. Di ba? Magkakaroon na kami ng anak. Gracias, Edmond. Parang patak ng ulan ang tulong na ibinigay mo. Estoy muy contento. Wala yan, tita. Ang importante, ang mabuhay muli ang imprenta presyon. Sinusunod ko lang naman ang bili ng papa ko eh. Hindi niya nakalimutan yung pinag-usapan niyo bago siya namatay. Malaki ang utang na loob sa'yo, Edmond. No sé qué voy a hacer. Paano ko mapapayaran ang utang na loob ko?
Kain ang kain, ha? Mama, Ruth, bakit? Bakit ganyan na kayo sumama? Ano pinabayaan? Ano ba? Hindi ko na intindihan sinasabi mo? Bakit ninyo ako pinabayaan? Lipasa! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ninyo ako pinabayaan? Ano ba pinabayaan sinasabi mo, ha? Kalyate! Mama, totoo naman eh! Pinabayaan! Kalyate! Kalyate! Narinig niyo, Mama! Anong narinig ko? Ate, narinig niya! Wala akong naririnig! Mama, narinig niyo! Naririnig! Wala akong naririnig! Wala akong naririnig! Wala akong naririnig! Wala akong naririnig! Ding! 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 Ruth! Tulungan mo ako rito! Tulungan mo ako rito, Ruth! Ding! Tulungan mo ako, sabi! Tulungan mo ako! Ano ka ba? Dig! Dig! Ako. Ate! Ate! Isama mo na ako. Ayoko na dito. Isama mo na ako. Ayoko na dito. Ate! Isama mo na ako. Ate! Ate! Isama mo na ako. Ayoko na dito eh. Ayoko na dito. Isama na. Isama na ako sa'yo. Ayoko. Ayoko na dito eh! Sama na ako! Ate! Ate! Sama na ako sa'yo! Mama, dahan-dahan-dahan! Oh, wala sa gitna. Purong parang konti. Yan. Yung bulaklak, itaas mo doon. Oh, yeah, that was cool.
akin! Dahan. Ito ang kopya ninyo. Salamat ho. Sige. Bakit nandito kayo? Nandito kami para sunduin si Ruth, Mama. Sino nagbigay sa inyo ng permiso? Ako, Sarah. Ako ang nagbigay ng permiso. Sarah, hindi ko na matiis makita ang nangyayari kay Ruth. Sarah, may sakit ang anak-anakan mo. So, musigwale, Sarah. Pareho tayong may mga kasalanan sa atin mga anak. Sabes por qué? Pareho tayo. May lihim na puot kay Papa. Pareho tayo nagdusa sa kanyang pagiging dominante. Ang naging kasalanan natin ay lihim tayong gumaganti kay Papa sa pamamagitan nating mga asawa at anak. Nakalimutan natin na sila ay may sariling buhay. Iniwan ako ng asawa ko. Iniwanan ka ng mga asawa mo. Iniwanan ako ng unik ko, iho. Iiwanan ka na ng mga anak mo. Hindi pa rin tayo natuto.
hindi pa rin tayo nadala. Sa huli, tayong dalawa pa rin ang magkasama. Nagdurusa sa mga kasalanan ng ating ama. Sara, estaremos solas. Hasta el fin. Dolores. Minsan may isang ina, kahit na siya rin mapagmahal, masasabing siya'y iba. Palibhasa siya na rin ang sa tahanan ay ama, kung kaya't ang kanyang damdamin matatag sa tuwi-tuwi na buhay niya'y laging laan sa anak na kaisa-isa. Ngunit ang kaisa-isang anak pangunawa'y kulang pa, at marami na ngayon ang anak na tulad niya. Huwag lang din paralan, masama na ang ina. Kailan may sa kabutihan ang hangarin ng ina, kaya't huwag pagsisisihan ang pala sundin siya. Minsan may isang ina na sadyang mapagmahal, minahal niya ang buong mundo dahil siya'y birheng banal. Magkasalaman tayo, pagsisihat magkasal, at tayo'y patatawarin ng dakilang may kapal. Kailan may sa kabutihan ang hangarin ng ina, kaya't huwag pagsisisihan ang pala. Nako, pasensya ka na, Ruth, ha? Alam mo naman ang kondisyon ko ngayon. I need a promotion pati. Hay, nako. Ito pala talaga ang buhay. Working mother, working wife. Oy, but don't worry. Yung pangako ko sa yung specialty ko will be ready for dinner. Come here. Halika.
Nag-heavy snack ako kanina sa opisina eh. Patunugin natin, gusto mo? Ayan. Ruth, I'm so happy for you. Salamat sa lahat, ha? You deserve it. Alam mo, nung una pa lang na makita kita, I know you really deserve to be happy. Really happy. Kamusta naman kayo na rin eh? Ayun, kailangan pa rin mag-overtime ngayon. Okay naman kami. Tsaka alam mo, ang laki ng pinagbago niya. Mahal na mahal niya kami ng anak ko. Come, baby. Ay nako, sandali lang ah. Hello? Tita Dolores? Ha? Dr. Gonzalez, please call 512. Ay, Mama Ninyo, inatake. Biglang-bigla. Ayaw niya nang mabuhay. Patawarin mo rin ako, Ma. Patawarin mo rin ako, Ma. Patawarin mo rin ako. Ma. Ma. Lagay mo. Ma. 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 Ilagay mo. Ma. 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 Ma, ilagay mo! Ma! Ma! Patawarin mo ko, Mama. Patawad, Mama. Patawad. Patawad. Patawarin mo. Ibigay ko raw ito sa inyo kapag siya ipatay na. Ang lahat ay nasa pangalan ninyo. Iyan ang lahat na kinita ng imprenta. Talaga nila ang gawin para sa kanila. Huwag nilang isipin na binibili ko ang kanilang kapatawaran. Hindi ko rin binibili ang kanilang pagmamahal. Noemi, paano ang imprenta? Ang sabi ng Tita Dolores, bahala na daw tayong dalawa.
Ayaw na daw niyang makialam. Ang sabi naman ni Rene, ipagbili na lang daw natin to. Ruth, wag. Ako, Rene. Kung pwede, hinto muna ako sa trabaho. Pagtulungan nating buhayin muli ang imprenta. Para kay Mama. Alam mo, sa maikling panahong nilagi ko sa inyo kasama ang Mama, within that short time, I felt blessed with a mother I didn't even know. Mabuti pang hindi na ako bumalik para hindi kami nagkakilala. Sana hindi ko na nararamdaman itong nararamdaman ko ngayon. Mahirap pala talagang mawala ng isang ina. Kahit ano pa nangyari, sana kahit papano nalaman niya na mahal na mahal ko siya. Ako rin. Ako rin. Kahit na siya rin mapagmahal, mas